Pagbabasa mula sa aklat ni Sira. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao at kinakalinga niya ang mga may takot sa Kanya. Kailanmay wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Puong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Puon ang gawin araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa Kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Puong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Puong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan. Yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Puong Diyos. Ituro mo, Panginoon, layunin ang kautusan at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Puong Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin, subalit hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikadarakila, bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay, iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkos ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Sabihin mo na lang na,
oo kung oo, at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw ng Linggo, mga kapatid sa pananampalataya. Patuloy ang mga aralin na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Sa araw na ito ng Linggo, ganito ang isinasaad. Noong unang panahon daw, ganito ang sabi ng mga propeta, ganito ang sabi ng Moises, ganito ang sabi ng mga kautusan. Subalit, sabi ni Kristo, iba ngayon. Hindi inaalis itong mga commandments nung una, kung hindi, pinalalawak ni Kristo ang interpretasyon o pag-unawa doon sa mga kautusan ng lumang tipan. Tingnan natin. Una sinasabi ng Panginoon, kinakailangan daw ang ating kabanalan ay masigit pa sa kabanalan ng mga eskriba at mga pariseo. Bakit? Ang kanilang tinatawag na kabanalan ay for show, pakitang tao lamang. Sila'y nagdadasal upang magmapuri. Sila'y nagdadasal ikang upang makita at mapansin at makongratulate at ma-admire ng tao. Hindi yan ang hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon ay hindi hypocrisy o balat kayo, kung hindi genuine spirituality and love for Him na naipapakita hindi lamang sa panalangin, kung hindi sa pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos, sa pagmamahal sa kapwa. Ang sunod, sabi ko kanina, pinalalawak ng Panginoon ang interpretasyon ng batas. Halimbawa, sabi niya, nung unang panahon, sabi ng kautusan, huwag kang papatay. Ang sinamang pumatay ay mahahatulan. Okay. Hindi ito tinatanggal ng Panginoon. Pinapalawak lamang niya ang interpretasyon sa pamamagitan ng pagsasabi na ang sinumang magagalit sa kanyang kapwa ay huhusgahan. Galit, magalit, get angry. So parang ini-equate ng Panginoon ang pagpatay sa galit. Kaya napakahalaga, kontrolin po natin ang ating sarili, kontrolin ang ating high blood, kontrolin ang ating reaksyon sa ating kapwa nang hindi tayo ay galit agad. Kontrolin ang ating impatience, sapagkat kung hindi, mapapahamak tayo, mapapahamak ang ibang tao. At higit sa lahat, tayo'y mahahatulan ng Panginoon sapagkat napakabigat pala ang magalit sa kapwa. Pangalawa, sinasabi ng Panginoon, nung una ika, you shall not commit adultery. Huwag kang manganunlya. Pero, pinalalawak na naman ng Panginoon ang interpretasyon nito, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa sa kanyang puso ay nagkasala na ng adultery sa kanyang puso. Ayun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya ang adultery, hindi lamang yung actual na pagkakasala ng adultery or impurity or unchastity, kung hindi pati na rin sa isip, sa maruruming kaisipan, maruruming pagnanasa sa kapwa. So ang aral natin dito ng Panginoon, panatilihin, bantayang malinis ang pumapasok sa isip, at nang sa ganon, hindi malason ang ating puso at damdamin at magkasala. Iwasan ang ating paningin at nang hindi tayo magkasala. Iwasan ang isip sapagkat diyan nagmumula ang lahat ng karumihan at kalaswaan. Yan ang aral ng ating Panginoon. At ang huli, ang sinasabi niya, huwag kayong manunumpa. Huwag kayong manunumpa. Kung talagang yes ang sinasabi niyo, eh di gawing yes. Kung no, ay di no. Eh huwag na yung dadaanin pa sa sinusumpa ko na. Ay, sabi nga ng Panginoon, anything more is from the evil one.
Let your yes mean yes and your no mean no. Maging isang salita tayo, ha? Maging isang salita, wika ng Panginoon, at sa pamamagitan niyan, maging totoo tayo at maging genuine. Yan po mga kapatid, ang turo at aral ng Panginoon, gabayanawa tayo ng Kanyang Espiritu na ito, ang mga ito, ay ating maisabuhay. Amen. Came to this earth, the quiet night.